kayo. Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Dahil nga po bukas ay Valentine's Day na, magbibigay lang po ako ng idea sa mga magbibigay ng regalo sa mga mahal nila sa buhay. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Bago po tayo magsimula, gusto ko po munang pasalamatan yung nagbigay nitong suot ko na to, itong blouse na to. Maraming maraming salamat, Mama Donna. Meron din po siyang YouTube channel, mamadonna.tv. Ayan o, sabi kasi niya kapag nag-vlog daw ako, isuot ko to, kaya yan, sinuot ko na Mama Donna. At, syempre, ito, yung lipstick na gamit ko ngayon. Galing po yan kay Ate Jo. Ang YouTube channel naman po ni Ate Jo ay Josephine Bauyon. Sa mga mahihilig po sa mga halaman, pwede nyo pong puntahan at panoorin din yung mga video nila Mama Donna at ni Ate Jo. At huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe at click po yung notification bell para po lagi po kayong update sa mga video din nila. Kay Ate Jo at si Mama Donna. Mamadonna.tv at saka si Ate Josephine Bauyon. Nakikita nyo po ngayon sa harapan nyo itong mga halaman na may bulaklak. Yan, nakikita nyo, di ba, ang gaganda. Dahil bukas po ay Valentine's Day, magbibigay lang po ako sa inyo ng idea na maibibigay nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Eto po, kung makikita nyo, karamihan dito orchids na may bulaklak. Kasi nga po, di ba, kapag Valentine's Day, binibigyan natin ng mga bulaklak, cake, o chocolate yung mga mahal natin sa buhay. Pero kadalasan, bulaklak, mga rose na naka-arrange, binibili natin sa mga flower shop. Ito po yung bibigay ko sa inyo na idea ngayon. Mas maganda po na yung ibibigay po natin sa mahal natin sa buhay, yung buhay na halaman. Kasi, sa rose, tama, nagtatagal din naman po kapag ibinabad natin sa tubig. Pero hindi po kagaya ng buhay na halaman na nagtatagal. Kagaya po nito, yan, dito muna tayo sa Phalaenopsis orchids na to. Yan, kagaya po nito, ito po ay isang Phalaenopsis orchids na large spike. Ito po yung mabibigay ko na idea sa mga may budget. Ayan, ito po ay Phalaenopsis orchids na large petals. Medyo may kamahalan lang po talaga yung presyo nito. Pero kung bibili po kayo sa mga flower shop ng ipapa-arrange nyo na bulaklak, ay talagang halos ganun din po yung presyo. Ito po, tingnan nyo. Yan o, ang ganda. Ang ganda ng bulaklak. At ma-i-sure ko po sa inyo na magtatagal to. Kasi ito po binili ko magwa 1 month na. Itong Phalaenopsis orchids na to. Ito pa lang, ito lang po yung hindi pa bumubuka nung time na binili ko. Itong dulo na to, ito. Yan. Yung iba pong mga bulaklak na yan, tingnan nyo, talagang fresh na fresh pa, isang buwan na ang nakakalipas. Fresh na fresh pa yung mga bulaklak na yan. Binili ko po yan ng mga nakabuka na yung bulaklak. Kung makikita nyo doon sa short video ko, meron, in-upload ko na po ito noon. Kaya po, ito yung isa na maisasuggest ko sa mga may budget. Pwede naman po na ito yung bilin nyo para hindi na po kayo magpa-arrange sa flower shop. Kayo na lang mag-arrange. Bumili na lang po kayo ng mga pang-design. Pwede naman pong, halimbawa, ibalot ito, oh. Ibalot to. Yan, ito po ay Phalaenopsis orchids. Marami po itong kulay. Kung gusto nyo ay yellow, white, violet, merong purple. Ito nga po, purple. Meron naman dark violet. Merong parang kulay peach. Meron, ang daming kulay nito. Kaya
masisiyahan po yung bibigyan ninyo nitong Phalaenopsis orchids. Itabi muna natin to at may ipakikita pa ako sa inyo. Ito. Yan. Ito naman po, Phalaenopsis orchids din po to. Ayan. Tapos, tingnan nyo yung bulaklak niya. Oh. Ang ganda. Ito naman po ay medium size lang po yung bulaklak niya. Hindi kagaya ng una kong pinakita. Yun po ay large petals. Ito po ay medium lang. Pero, mas mababa po yung presyo nito. Kayang-kaya po ninyo itong bilhin. 400 pesos. May dalawang spike na po na meron yung 400 pesos. 400 to 500. Yun, mas maganda yung 500. Kumpara po dito sa large spike na 850 pesos. Pero sulit naman po. Diba sabi ko sa inyo, kung magpapa-arrange kayo ng bulaklak sa flower shop, ganyan din yung aabutin. Ito, sa mga gusto na ganito, marami pong nabibili niyan sa mga garden shop dito po sa Bulacan. Marami kong nakikita nito na mabibilan sa Tabang. O kaya dito sa may Lungos Kalumpit, meron na po sila ng mga ganyan. Kaya kung saan kayo malapit na garden shop na meron ng mga orchids, mas maganda po yon na ibigay sa mga mahal natin sa buhay ngayong Valentine's Day. At sa mga kasunod na presyo nito, sa mga nagtitipid, eto, yan, eto po ay Mohara Orchids, isang klase po ito ng Vanda. Tingnan niyo, ang ganda, oh, kulay red. Ayos na ayos po ito ngayong Valentine's Day. Ang bulaklak po niya ay kulay red. Yan, eto po. Ang ID po nito ay Cyan X Dr. Anek. Ito po ay Mohara Orchids. Ito, maganda rin na ipambigay. Kapag ganito na po yung size ng mga orchids, ng mga Mohara Orchids, ito po ay nagkakahalaga ng 350 pesos. May bulaklak na. Kaya lang, ito po binili ko sa farm. Wala pang bulaklak. Ako na po yung nagpabulaklak. Parang hanggang dito lang nung binili ko yan. Binili ko yan ng 250 pesos. Hanggang dito lang, tapos ako na yung nagpalaki. Kaya po, mas mura ito. Tapos, maganda pa yung bulaklak niya. Tapos, sa mga wala naman pong budget at gusto po yung orchids, meron din po tayo na mabibilan. Yan, ito po. Ito po ay Dendrobium orchids. Pero ito po ay King Dragon at itong isa na to ay common lang. Yan. Pero tingnan nyo yung kulay nila. Halos magkapareho lang ng kulay. Ito po ay King Dragon. Ang ID po nito ay Anucha Flare. Pero talaga ang ganda ng bulaklak nito. Yan. Ito po kung tatanungin nyo ko kung magkano yung presyo nito. Sa mga walang budget, ito po yung magandang ibigay nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Ito po ay nagkakahalaga ng 160 pesos doon sa farm. Pero, dito po sa Lungos, nakakita po ako ng ganito na nagkakahalaga ng 180 pesos. 20 pesos yung tubo nila. Pero yung ganito po na klase ng Dendrobium orchids, yung mga common, kagaya nito, pero maganda rin naman, nagkakahalaga po to sa farm ng 140 pesos at diyan po sa mga garden shop, nagkakahalaga po yan ng 160 to 180 pesos. Yung iba po, nagpe-presyo sila ng 200. Pero dito sa Tabang, dito sa may giginto sa may Tabang,
Yung mga ganyan po na klase, yung Dendrobium orchids, nabibili ko lang po doon na 150 pesos. Iba't ibang klase na po yun, kaya pwede kayong bumili ng 2 piraso at pagsamahin niyo na ganyan, tapos i-arrange na lang. Diba? Mas mura magkano lang. Kung mabibili mo ng 150 pesos ang isa, 300 lang, tapos i-arrange niyo na. Meron na kayong magandang pambigay doon sa mahal niyo sa buhay. Kung yung pagbibigyan naman po ninyo ay may allergy sa bulaklak, pwede po kayong magbigay sa kanila ng houseplant. Kagaya nito, itong mga anthurium. Ang houseplant po, itong mga aglaonema, itong kulay red na to. Ito po mga anthurium, maganda din tong ibigay sa mga mahal natin sa buhay ngayong Valentine's Day. Dahil yung bulaklak po nila ay hugis puso, ayan, kulay red. Ayan, di ba, ang ganda. Itong anthurium na to ay isa sa napanalunan ko sa isang contest nung bago mag-Christmas. Yung title ng contest na yon ay Christmas Garden. Ayan, may mga bago ng bulaklak. Akala ko nga nun, kulay, ibang kulay yung bulaklak nito dahil ang nakita ko lang itong kulay green. Pero nung nagbulaklak po ulit siya, kulay red pala. Tapos yung dalawa, ito pa yung dalawa. Yan o, kulay white na parang may pink. Nagbulaklak na po ulit. Ito, dalawa po yung bulaklak na binigay niya. Ito, kulay white. Ayan, ito po, may sasuggest ko rin. Maganda rin ibigay sa mahal niya sa buhay. At least po, kahit matagal na po, nakikita ng binigyan nyo yung binigay nyo ng Valentine's. Tiyak na matutuwa yung mga yon kapag ganitong mga halaman yung ibibigay nyo ngayong Valentine's Day. Sa iba naman, houseplant ang gusto. Ito po, isang klase po ng aglaonema to, kulay red. Tama-tama po ngayong Valentine's Day. Ayan. Ito po ang ID. Kung maghahanap po kayo ng ganito, ang ID po nito ay China Pink. Ayan. Di po siya red, kundi may pagka-red na may pagka-pink. Na ang nagiging red lang, itong nasa ilalim niya. Pero ang ID po niya ay China Pink. Kung kayo po ay magtatanong sa garden shop. Yung ganito po na kalago, nagkakahalaga po to ng 400 pesos. Hindi po kagaya noon, nung pandemic talaga napakamahal ang presyo ng mga halaman. Kaya eto, pero may nabibili po ngayon kung gusto po ng mura at wala kayong budget, merong isahan lang siya na maganda naman. Isa lang, kasi ito parang apat na puno ito, kaya ganito kalago. Yung isahan lang, nagkakahalaga po ng 200 to 250 pesos. Tapos, ito pa yung isa na maisasuggest ko sa inyo na ibigay itong Suksum Jaipong na aglaonema din po to. Ayan, ito po ay binili ko nung pandemic. Nagkakahalaga po to ng 1,500 pesos. Ganito na kalaki to nung binili ko. Ngayon po, nakapag-propagate na po ako ng 4. At yung isa po na na-propagate ko, binigay ko po doon sa admin doon sa Southwood. Ayan. Eto. Maganda po to. Talagang sa ngayon, hindi na po ganito yung presyo nito. Eto kasi, kaya ko lang nabili to. Bigay to ng kapatid ko. Ayan, binigay niya sa akin yung pambili nitong aglaonema na to. Kaya sulit naman yung pagkakabigay niya hanggang ngayon. Kailan pa yung pandemic, tapos na parami ko na. Kaya sulit na yung 1,500 pesos na bigay niya na pambili nitong aglaonema na to. Ayan o. Meron na pong nabibili nito ngayon ng 250 pesos. Kaya lang medyo maliit pa. Talaga pong itong halaman na to, talagang medyo pricey, talagang may kamahalan. Kaya, madali namang alagaan kasi sa dami kong aglaonema na inalagaan,
Ito lang talaga yung nagtagal at naparami ko. Ayan o, kaya sulit na rin naman yung pinambili ko dito. Ayan, ito po yung idea na maibibigay ko sa inyo sa pagbibigay nyo ng mga Valentine's gifts sa mahal nyo sa buhay. Bago po ako mag-end, gusto ko po ulit na magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nanonood ng aking mga video, sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga kaibigan ko sa YouTube na walang sawang sumusuporta at nanonood po ng aking mga video. Maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless. Happy Valentine's Day to all.